Pinaiimbestiga naman ng DILG sa Napolcom ang posibleng pagkakasangkot ng iba pang pulis sa halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu noong Oktubre. Hindi pa raw kasi tukoy ang mastermind. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa itinuturing na pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan, kung saan halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu ang sangkot, kabilang sa naaresto ang isang Master Sergeant Rodolfo Mayo. Bagamat nasibak siya sa serbisyo, nakulangan ng Interior Secretary. Hindi ako masaya. Sa mga ebidensya nakikita ko, maraming involved na pulis dito. Matataas ang posisyon. Pero ang findings daw sa mga pagdinig ng National Police Commission o NAPOLCOM ay inconclusive information o walang sapat na impormasyon. Kaya iniutos niya mag-imbestiga ang NAPOLCOM kung saan siya chairperson. Babala ng kalihim. Siguradong may mga mananagot. I-announce ko ito and heads would roll. I expect that pending investigation na sana mag-leave sila rito. If not, they will be suspended pending investigation. Hindi niya idinetalye ang kanya raw ebidensya. Pero sabi niya, I'm a criminal lawyer. But looking at this evidence is very, very disturbing. Dapat kalusin dito. Dapat tanggalin na ang dapat tanggalin. Asa-kasaan natin ito. Importante rin ito, matuko yung mastermind. Importante rin ito, makulong ang dapat makulong. O proteksyon na ng ebidensya. Kamakailan, hininga ng mga pulis na may ranggong general at colonel na magsumite ng courtesy resignation. Sabi ni Abalos, pwede raw yun magamit para mapaalis sa PNP ang mga bulok na pulis. It would affect. It's a five-man committee. I leave it with a five-man committee, but I'll give them the data. It's up for the five-man committee. No, kung tatanggapin ng hindi. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.